Halika at tingnan ang pagtukso kay Hesus. Siya si Hesus, Hail! Ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas ng mundo. Si Hesus ay isinilang sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth kung saan siya lumaking may karunungan at pabor sa Diyos at sa tao. Oh, I see! Si Hesus ay binautismohan ni Juan Bautista at ipinakita ng Diyos kay Juan na si Hesus ang kanyang pinili. Pagkatapos, si Hesus ay dinala ng Espiritu sa ilang kasama ng mga mababangis na hayop. Oh, dear friend! Sa loob ng 40 at 40 gabi, si Hesus ay hindi kumain ng anuman, kaya siya ay nagutom. Lumapit si Satanas sa kanya at sinabi, Hoy! Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo maging tinapay ang mga batong ito. Alam ni Hesus ang salita ng Diyos, kaya't sumagot siya, Hindi! Sinasabi ng salita ng Diyos na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. At kaya, nakapasa si Hesus sa unang pagsubok. Pagkatapos, dinala siya ni Satanas sa Jerusalem at sinabi, Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalang ka! Oh. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, nauutusan niya ang kanyang mga anghel na protektahan ka at itataas nila ang kanilang mga kamay para hindi masaktan ang paa mo sa bato. Wait! Ngunit sinabi ni Hesus, Ang salita din ng Diyos ay nagsasabi na huwag mong susubukin ang Panginoon, ang iyong Diyos! Hindi! At iya, nakapasa si Hesus sa ikalawang pagsubok. Kaya, dinala siya ni Satanas sa tuktok ng isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at ang lahat ng kanilang kaluwalhatian. Sinabi ni Satanas, Ibibigay ko sa iyo ang lahat kung luluod ka at sasamay mo ako. Ngunit, sinabi ni Hesus, Lumayas ka rin, Satanas! Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsasabi na dapat mong sambahin ang Panginoon, ang iyong Diyos at siya lamang ang paglilingkuran mo. At umalis sa Satanas at dumating ang mga anghel at inalagaan si Hesus. At kaya, nalampasan ni Hesus ang ikatlo at ang huling pagsubok.